ladies and gentlemen, heto na naman kami mga kaibigan para sa day 2 ng Just ML Female League. It's gonna be a battle between WRS Valkyrie at Revamp X. Kami nga pala magiging shoutcaster niya ako, si Jesus. And together with me, isang napakagandang shoutcaster sa balat ng Mobile Legends, Ate Chantel. Ayan, maraming salamat. Medyo may halong kilig sa intro na yun. Kuya Jesus, maraming salamat. Pero yan, magandang hapon sa inyo lahat mga kaibigan. So, huwag nyo kakalimutan na pag umabot tayo ng 1K shares, meron tayong 1K diamond. So, make the most out of your communication. Yan yan, mga besi wap. At ito na, unang series na tayo for this day. Blue side natin ang White Rascals, Valkyrie, at red side mo natin ang Revamp X. So, medyo kilala ng mga team. So, pagdating sa emailing natin, sila yung nakikita natin talaga na naglalaro. So, very active ang mga squads na to sa ating emailing. So, for White Rascals Valkyrie, mga kaibigan, binarin na dito isang carry one for Revamp X that is gonna be the Hylos. Oo, tama ka dyan. At halos kahapon lang kagagaling lang din naman nila sa laban for WRS. Your team is Revamp X, pero halos parehas din sila nahirapan sa kanilang bawat kalaban. Pero for now, sila magtatapat and carry masyadong maaga nga ata ang pagban dito. Pero for me, mas okay siguro pag mga Digi ang binaban mo or Farsa. Yung talagang mga support, no? Crucial, mga crucial heroes. Kasi ang carry, maliban sa na-nerf, pwede na rin siya halos matapatan ng mga burst heroes at saka ng ibang marksman na ngayon, like Bruno and Blood. Oo, lalo na ngayon sa bagong patch natin, parang nauso ulit yung mga gatekeepers natin. So, naging iba na yung rotation. But anyways, mga kaibigan, for Revamp X, pinan nila dito ang isang Kaja. So, si Kaja kahapon nakita natin na ginamit din dito niya. Parang ani Ate Defrost ng Archangel FE. So anyways mga kaibigan, for White Rascals Valkyrie naman, nakuha nila dito ang isang Draco, which is a very good pick actually, kasi ang minsan problema sa gameplay ng mga kababaihan, mabilis ma-intimidate kapag ka meron nag-aagre na type of hero. So dito for White Rascals Valkyrie, kailangan lang maano nila, magamit nila ng tama yung pagkakaroon ng Grok sa kanilang lineup. Anyways, for Revamp X naman, makakita tayo ng Uranus together with the Carmilla, yung mga nausong pang side lanes para sa laro natin. So, okay na kagad ang kanilang dalawang offlane dito kung sakasakali. Pero narinig din tayo ng WRS Valkyrie. They have Kimi Digi naman on this side. So, feeling ko, bait tong nagban sila ng carry para mag-pick ng Uranus Carmilla yung Revamp X kasi alam nila na wala na yung carry. So, pipikin nga naman nila yon. Pero for that, ma-o-open nga lang ang Kimi combination. Your team is actually, banning. Pag tingin naman yung tatlong pick dito ng White Rascals Valkyrie, napakagandang pick agad. Kumbaga, instant pick off at saka instant objective actually para sa kanilang lineup. And shout out lang kay Kyle Christian, 2K kay Keiko Ichikawa. Si ano to? Sino nga yun? Yung taga Santa, yung sa Santa Mesa, SM Santa Mesa dapat. Si your team is banned. Lady Yurika ni. Lady Yurika. Hoy. Your team is picking. Alam mo, wala ba tayo dyan? Pag-topay. But anyways, mga kaibigan, going back sa ating top pick for our Revamp X, that is gonna be the show para sa kanilang lineup. So, more on a pick off. Maganda to actually para pang tanggal dito sa isang Kimi or sa isang Digi if ever. Oo, tama ka naman dyan. And for this mga kaibigan, I think may hirapan naman ngayon ang Revamp X so far kasi medyo mahirapan silang uli dito ang kanilang Kimi, I mean ang Kimi ng White Rascals kasi alam natin na may Cho pero there's a Digi. Tapos on the other side, crowd control din lang, hindi na mo ang epekto. Pero so far sa lineup ng Revamp X, wala pa tayo nakikita rin na hard hitter nila kung saan magmumula ang kanilang damage output. Oo nga, no? Para din naman dito sa White Rascals Valkyrie, mga kaibigan, makakita tayo dito ng pero nakuhanin actually dito si Tom sa si Granger, tapos si Clay nilang isang Kimi. Pero for Revamp X, tama yung sinabi mo doon, wala pa silang solid hitter talaga. At saka problema pala sa Cho, tama din. Pag tinry pala yung pasukin dito si Kimi, pwede talian down din ng DG. So kailangan maging sakto pag ang kinang shoot mo niya. Pero yung mga kaibigan for Revamp X, that is gonna be the Bruno for their lineup. So more on ano dito, more on ang Revamp X. Kumbaga parang independent yung ibang heroes nila dito for White Rascals Valkyrie. More on rotation dependent ang kanilang lineup. Exactly. For Revamp X, parang funnel style pa rin to kung sakasakali. Medyo, if nag-fail ang Bruno,
mahihirapan sila makabawi. Yan ang cons ng kanilang lineup. Pero sa kabilang banda naman dito, for WRS, mahirapan man ang Granger, there's a Kimi. Mahirapan ang Kimi, there's a Granger. So may kapalitan sila pagdating sa damage output. Unlike dito naman sa Revamp X na they will rely lang sa Bruno. Oo, kaya kailangan dito for... palitan for a Revamp X as much as possible yung kanilang Bruno, maingatan nila. Pero anyways, mga kaibigan, para sa ating laban ngayon, again, best of 3 series tayo. Kung mapansin natin dito for Uranus, that is the Vengeance spell together with the Carmilla. So, more on pang ano dito. Pang matagalan na gusto ng Revamp X for the lineup, tuwing na meron silang isang Rafaela dito. Pangontra Kimi, yata to, kung sakasakali. No? Para hindi umano, para masaktan din yung Kimi if ever. Kasi magic damage. Kimi kadalasan hindi na siya yung physical kasi naka-counter agad ng Blade Armor. Pero anyways mga kaibigan, again, this best of 3 series, Revamp X versus White Rascals Valkyrie. On the red side, yung Revamp X Rush with a Uranus spawning naman para sa isang Carmilla. Azir para sa isang Cho, Clay naman for the Rafaela, and Bruno ang gagamitin ni Yinya. Yun, at sa kabilang banda naman dito mga kaibigan, White Rascals Valkyrie, Seichi for this Gra, KitKat naman for this Kimi, Everdeen for this Diggy, yeah. For Thams at Yela naman for their Marksman Granger. Yeah. Okay, so direct po, pitilan nga natin kung sino yung mga nakabat dito para sa ating dalawang team. So, 2-man mask para sa Revamp X at for White Rascals Valkyrie, 1-man mask lang. So, malaking bagay kasi yung mask ngayon. Ano? May mga nakikita tayo mga video na para sinasabi, very crucial kung yung initial na gold kung kailangan ka magmamask kasi merong may iwan at merong hindi talaga makakasama pagdating sa experience. Yung mapansin natin dito for Revamp X and White Rascals Valkyrie, onti na yung nakamask sa kanila. Oo, tama ka dyan. Halos iisa na nga lang talaga. Pero for this, yung Carmilla naman pala dito, hindi siya naging offlane but rather a support or to protect Bruno siguro kung sakasakali. Sa bagay, kasi there's a Cho na rin and Uranus na mas better na side laners against Carmilla. Pero ang inakala natin kanina ay maging offlane tong Carmilla nila. Pero but it's a no-no. And nasa Carmilla din ang blue buff ha, kung sakasakali instead of Bruno. So, kumbaga, feeling ko dito for for Revamp X, hindi din sa Jana sa Carmilla napunta yung napunta yung blue buff kasi since ganito yung rotation na ginagawa nila, mas maganda as much as possible na lahat ng pwede makuha dito ng Bruno maibigay na agad. Pero anyways mga kaibigan, bottom lane side natin dito, may kita natin Revamp X trying to get this first tier talent against White Rascals Valkyrie. Medyo malamig pa ang ating rotation actually. Ito rin nakuha na dito na Revamp X. So nandun siya, maring rush natin na Revamp X. Talagang zinone out lang din naman dito ang players ng White Rascals Valkyrie. Tama, napakabilis ng ganong galaw na pinakita ng Revamp X. Most likely titradean sana ng Kimi, Grock at Diggy sa middle lane. Eh kaso yun nga lang, kapos sila sa minion wave kaya halos 1/4 lang. May 1/4 pang natirang buhay dito sa middle tower ng Revamp X. Pero eto na, may backup sa top lane pero hindi matutuloy. At medyo problemado dito yung Grock pag nakita nila to na may tao. Oops, mukhang suntukan yan. Level 4 pa naman yung mga hero lahat ng Revamp X. So dito for your White Rascals Valkyrie, since ang kanilang lineup dito is parang double marksman, meron silang Kimi tsaka Granger, medyo hindi pa natin sila makikita magbibigay ng damage on the early part of the game. Kasi kailangan makapag-farm muna sila. Pero anyways, kailangan dito as much as possible magkaroon ng rotation coming from this Grock at saka Kimi para magpasira dito yung ginagawang play sa ano na Revamp X. Kasi kung makikita natin ngayon, grabe yung vision at grabe na rin yung lawak ng kinukuha dito na Revamp X against this One Rascals Valkyrie. Pero na time journey has been stopped para kay Everteen and disengage na lang din para sa ating dalawang team. So maingat po sa top lane natin. Labanan na ng mga fighter, mga kaibigan. And first blood, nakuha dito ni KitKat. Sakto yung doon yung rocket ni Kimi doon, yung ultimate niya talagang walang kawala, and that's additional damage nga naman for this Thams. Pero yun nga lang, si Resh medyo delikado, half-life, inabutan pa yata ng bomba dito ni Everdeen pero hindi nahabuli, masyadong mataas ang regeneration power ni Uranus natin doon sa abilang banda. Even though sinalubong siya ni Thams, wala pa rin, ayun. So, one last score mga kaibigan, 3:44 in third game time. Ay, magandang hapon sa lahat na bumabate sa ating comment section. Huwag po natin kakalimutan, meron pa rin tayong giveaway kahit tayo ay nasa female league.
So, ayan, share-share lang tayo, Linda Dominic, kaya Beshi, Christina Appleburn, Web of Fox, share may magandang hapon sa inyo. So, ito na mga kaibigan, sa top play natin naman na si paring Resu Change. Rin na sila kumapansin natin dito with the show. So, kanina si Joe na sa top play, this time around, bottom play naman. Pero ito na, middle lane, third, and dito ng White Rattles Valkyrie. Kamuti ka na masira ng Revamp X. Iyon, ako po. At ito naman sa top lane, nakakuha na rin ng tower ang White Rascals. White Rascals Valkyrie, and that's the very first push nila. Pero look at this damage from Kimi, talagang free hit lang sa Gedli. Yun nga lang, yung dalawa niyang kakampe na bura. Naupo, ito na, with a double kill para kay Bruno. Kung sakasakali, pwedeng ma-triple kill, pero medyo malayo ang isang Rafaela to provide some slow for her first kill. Hindi na inabot si Kit Kat. Delikado to, mga beso. Parang free hit si Ati Kit Kat natin. Napaka! Sa tapang lang din naman kahit dalawang kanya players. Kasi alam niya dito na for Revamp X or the Bruno here ng Revamp X, kailangan masalo niya muna yung mga bola para pumitik yung mga criticals niya. Well, dito para sa isang Kimi, damage per second, tuloy-tuloy lang as long as tumatama siya. Pero ayos, mga kaibigan. Middle lane side natin dito, mukhang sisirain na ng White Rascals Valkyrie na doon lang naman tatlong players. Kaso low life ang dalawa from Revamp X. So, middle lane third dito, nasira na nga ng White Rascals Valkyrie. Tama ka dyan, Ate Chantel. At mukhang maganda ang early stage dito so far para sa akin na I'll vote for White Rascals Valkyrie. Medyo nung first 2 minutes nahirapan sila, hindi natin nakikita yung potential. Pero ngayon, parang sumasakit-sakit bigla-biglang sumakit yung Kimi, kamo. And for this, yun lang napilita mag-time journey si Everdeen. And pasok na naman ang ulti ni Ate Kit Kat. Mukhang makaka-free hit na naman yata, mga kaibigan. Wild charge! Ayun, konektado! Pero talaga po, si Poleng dito with its vengeance, hindi tatalab. Si Clay Muntik lang din ang kanyang Rafaela dun. Naku po. Oh, dito sakit for Revamp X, maganda. Yes, napilit nila isang Diggy kasi nga lang dun agad yung Grock at saka isang Kimi for the backup. So, inantay ko rin yung kaya tayo pa Blagaboom kasi ina-expert ko kakaldag sa place na Revamp X. Pero anyways, mga kaibigan, ito yung sinasabi natin kanina on the early part of the game. Baka hindi natin masyadong makikita yung White Rascals Valkyrie na mag-engage pa at team fight kasi naka-double marksman setup sila. So, this time, nasa 6 minutes na tayo ng ating laro. For sure, nakabuild na dito as much as possible ating mga players na pang-initial damage na pre-release, mga kaibigan. Wild charge dito para kay Seichi kasi nga lang that is gonna be against 3 players here na Revamp X. Hindi na pinilit dito ng White Rascals Valkyrie na mag-backup dun sa kanilang Grock. Yun, tama ka dyan. At sa bottom lane, there's a solo kill naman dito para kay Kit Kat, mga kaibigan. Naku po, mukhang maganda-ganda ang simula dito talaga ng White Rascals Valkyrie. Pero nanganganib dito, panganib alert sa top lane, mga kaibigan. Siya, ayun, nakita, mga kaibigan, ni Ate Azir and the Way of the Dragon. Pero yun nga lang, merong vengeance. Pero baliwala, hindi iindahin. Walang malakas sa tatlo. Mega kill para kay Yin Yang. Talagang sa kanya na binigay yung kill. Hindi na sinasawan pa. Talagang pinapahabol sa gold. Pero anyways, mga kaibigan, top farmer natin para sa isang sa ating laban ay si Ate Kit Kat dito ng White Rascals Valkyrie. Sunundan na isang Brunin man dito ng Revamp X. Pero napakabilis ng sumira ng Tori dito, mga kaibigan, ng White Rascals Valkyrie. Dalawang marksman po. Anong push para sa kanilang side. So, napakalaking bagay yon for White Rascals. Napilita na umuwi ang mga nasa top lane dito ng Revamp X para i-defend ang kanilang mga Tori. Exactly. Nako po. Mukhang hindi man ganun kalaki ang kalamangan ng White Rascals Valkyrie pagdating sa KD or sa killing score. Pero pagdating naman dito sa objectives, tower push, at saka sa vision, nasa sila ang lamang. Pati na rin sa gold, syempre, with a 3K gold. Item check na rin nga tayo dito, direct Poppy. Gusto makita yung Kimi, kaya naman pala, glowing wand na. So wala nang makunat po natin. Kaya pala. Oh, kaya pala malagkit. Tapos naka-ano pa siya, naka-upgraded na ano na siya na, paano ito? Jungle item yung Raptors Machete. So malaking bagay na agad yan na para sa Kimi. Tapos kita natin dito para sa isang Granger naman, pag-DOD na. So, napakasat na mga kaibigan. Kita natin dito, isang Uranus ang kanilang napatay, mga besi wap. Isipin man, apat ang inyong makakalaban talaga nga makamatay ka. Nanlambot ang Uranus dun. Tsaka wala din nga defensive items na for magic output ang ang Uranus. Pero yun nga lang, tuloy pa rin ang boxing dito. Si Poleng napilitan na lang din mag-vengeance. Pero naku po, si Yelis sa kabilang banda against Bruno, tumatakas si Yin Yang. Pero pwede yatang mabitawan ng ulti, pero di naabot. Shutdown pa rin. Grabe na yung damage nung ano dito, nung dalawang marksman ng White Rascals Valkyrie. Kaya tama yung sinabi mo, pagka hindi nag-deal ng damage dito yung Kimi, mention yung Granger. Pero this time, for a White Rascals Valkyrie, nagbibigay na ng damage si Kimi, nagbibigay pa ng damage si Granger. Sa true, tama ka nga dyan. So, mukhang mahihirapan nga talagang tuluyan ang Revamp X. Other than that, Bruno din kasi na lang ang inaasahan nilang damage output. So, if hindi nga nag-shine dito ang Bruno,
eh talaga mahirapan sila up until late stage ng games. Dahil lalong sasakit na sasakit tong Kimi at Granger against Bruno lang na mag-isa lang din halos. Diba? Oops. Oo, oh, so anyways mga kaibigan, kita natin dito siya, pare poly natin, halos wala ng buhay, pero Wild Charge has been fought para kay pare stage natin time. So yun naman, and that is gonna be a legendary dito para sa acting Kimi. Napakasakit mga best swap, kumbaga hindi na pinapauwi, talagang papatayin pa dito ng White Rascals Valkyrie ang kanilang mga kalaban. Damage is real for White Rascals Valkyrie sa ating 12-6 na laban. 9 minutes na dito sa ating laro. Yep, tama ka dyan, Ate Chantelle. Pero uy, grabe na talaga yung damage din ni Granger. Ayun pa, Death Sonata, punk, mukhang mamamatay sa tore, pero hindi. Buhay, muntik na, pero eto na, tier 3 tower sa top lane na nag-iisang tore. Binasag na rin ng White Rascals Valkyrie. Ako, pwede na silang mag-tower lock dito, if ever. Oo, oh, killing spree na mga kaibigan. So eto, medyo parating na ang minion wave ng White Rascals Valkyrie mga Besi Wap. So napakasaat lang naman ni Ate Yela natin dito for White Rascals Valkyrie. Gaya na sinabi natin, ayun, nakapuha na si Papa na isang show dito is the time. So medyo makunat yun mga Besi Wap. And that is it for our game number one. Congratulations to White Rascals Valkyrie. Grabe mga besties, mukhang maganda ang simula para sa kanila. Kimi Granger is really doing it. At sa alam na kitang-kita naman natin ang Kimi, especially sa early stage ng game, may masakit talagang tuluyan. At